Ano yung maayos na binabanggit natin? Kamukha halimbawa ng palay, ano? Halimbawa na kamukha ng National Food Authority. No. Mayroon siyang sapat na imbakan. Okay. Mayroon siyang buffer stock. Ilalabas mo lamang ito ng ayon sa pangangailangan. Ang tingin ko hindi kakapusin, ano? At kapag kakanatiyak natin, ang farmer may ano pa rin yan, eh, mayroon pa ring agam-agam sa pagtatanim. Okay. Kamukha ko lang, malaki yung potential ko na maglaki pa ako ng tanim, ano? Kaya lang kapag nilakihan ko pa, mas lalaki yung aking kapital. At kapag nalugi, mas malaki yung malulugi. At tama. So, takot ako doon. Kasi nga, hindi ito, hindi garantisado. Mm-hmm. Pero kung tinitiyak lamang na kapag nagtanim ka, ay bibilihin sa tamang presyo, hindi naman kami naghahangad noong, alimbawa, bilhin mo sa amin ng 100 something ang sibuyas. Hindi naman yun ang habol namin. Eh, no? Magkaroon lamang kami ng maayos na nakita. Kapag sinabi nating maayos, yun bang hindi... Yung sapat naman, ano, halimbawa na natin, ako ay mayroong 1 hektaryang lupang taniman, halimbawa na natin, mga ngapital ka ng 300,000, tataniman mo ng mga 10 to 11 tins, ano, ano, lata ng sibuyas, yung kikitain mo doon sa panahong yon ay mabubuhay mo naman yung iyong pamilya. Okay. Mapag-aaral mo yung anak mong nag-aaral at kumbaga ay maayos naman yung magigiging yung ihain mo sa iyong kapag. Ano ba ang tinutukoy mo na regulatory body na wish ng mga magsisibuyas na makreate o makita o maramdaman? Oo. Ganito kasi ang kasama ko doon. Kamukha namin, kukunin mo sa amin halimbawa, sige, sabihin na natin, 50 pesos para madaling magtuos. 50 pesos kukunin mo sa farmer. Pagdating sa palengke, bakit umaabot ng 200? Hmm. O, yun yung sinasabi ko. Nasaan yung problema? Hmm. Nalulugi kami dito sa na mga magsasaka, pero bakit pagdating to sa palengke, hindi nakakain noong ating mga consumer yung murang sibuyas? Hmm. Di ba? Bakit kinakailangan pang yung imported ang magpababa ng presyo? Hmm. Bakit hindi tayo mismo dito sa ating lokal, kung halimbawa binili mo ng 50 pesos, yung 100 pesos sa palengke, mahal na nga yun eh kung iisipin mo. O sige, meron tayong transportation cost, etc. habang nasa daan, lumalaki ang gastos. Pero hindi naman para umabot ka ng 200 pesos siguro. Ano, per kilo. At yun yung nagiging basihan ngayon nung nakaraan ng national government para mag-import. Kasi 200 na ang presyo sa ano eh, sa market. So mag-i-import na kami. Oh, ang sasabihin sa amin, nag-hoarding kasi kayo eh. Oh, kami hindi kasi ganito, tingnan mo, sabi ko nga, paano kami magbebenta? 115 yung ano yung farm gate price nung nakalipas sa taon. Mm-hmm. Ipinasok mo sa storage. Babayad ka sa storage. Tapos noong dumating yung imported, ang naging presyo 95. Mm-hmm. Eh, bakit hindi niyo binenta noong 130 July 130 daw eh. Eh sabi ko 115 plus yung storage fee, lugi pa kami sa 130. Mm-hmm. Kasi masyadong mahal yung naging bilihan. Okay. Ngayon, yun yung sabi ko ngayon, sabi ko, hindi natin kinakailangan magkaroon ng 100 ang presyo. Mm-hmm. Oh, gawin natin 50, 60, ganyan yung presyo. Pagkatapos ipapatungan mo ito nung mga paggalaw. Oh, kasi para makarating ng palengke, maraming galawan yan. Mm. Pero hindi para umabot ng 200. Yung mga pagdinig ba sa Senado eh, nung nakaraan, ano bang naging highlight? Ano ba ang naging kahinanat na? Meron bang pagbabago kang nakita? Or ano yung sasabihin mong kulang na hinahanap ninyo na sana napag-usapan at ngayon iniimplementa? Minomonitor nyo siyempre ang mga nangyari doon. Pero yun nga, isa pa, nag-i-import ang gobyerno kasi ang reason para i-balance yung tinatawag nating presyo. Mm-hmm. Na hindi na makakabili pa ng 400. Pero kung ang effect naman, hindi naman napapansin yung real player sa baba dahil ito ang situation. Oh, well, complicated yung aking mga sinabi, pero balikan natin eh. May nangyari ba doon sa ikangay mga naging pagdinig sa taas, mga orders na ipinalabas para sabihin natin ang farmers ay, at the same time, ang consumer ay naproteksyonan? Yun yung ikinakatuwiran ng national government na proteksyonan yung end users, yung ating consumer, ano, kasi tumataas ang presyo sa palengke.
ako naman ang pinunto ko doon, eh bakit sa importasyon mo dadaanin? Aha. Bakit ang ipambabalance mo ay yung imported? Aha. Samantalang kami nalulugi. O, tingnan mo yung punto ko. Halimbawa na natin, noong huli na kasi ang ano na namin, 120 na lang, eh, no? Makatabla lang. O, yung wag lang mawala yung puhunan namin. 120 kunin mo. Sabi ko nga, kung halimbawa na natin, sige, Divisoria. Ang presyo ng sibuyas sa Divisoria ay nag 200. E di, yung gobyerno sabi sa amin, oh, sige, kayo ano, kasamang Ray, ano, yung grupo mo, pwede ba kayong magdala ng ano ng sibuyas sa Divisoria? Mm. Oh, magdala kayo isang 10-wheeler. O pagkatapos ibebenta lang namin ng 120. Ano mangyayari doon? O di ba? Bakit siya imported mo? But yung imported na sibuyas na kukunin mo para mabalanse. Mm. But hindi yung local. Mm. Nalulugi kami pero hindi nakakain ng consumer yung murang sibuyas. At sa puntong pag-uusap nito, talaga isa pa rin ang panawagan ng farmer, stop the importation of onion. Hindi naman 100% stop, eh, no. Ang pinupunto ko lang, kasamang Rod, yung timing ayusin naman. Okay, huwag isasabay. Mm. Sa alam natin na kasagsagan ng anong buwan ba ang nakikita ninyo na pasok ng mga imported na hindi pa rin mabago-bago? Actually, ang imported ang tingin ko nakaantabay, eh. Kasi pag kapag sinabing may importation, antimano meron sa palengke. Aha. Di ba dapat meron pang 1 month quarantine yan? Uh-huh. Para bago mailabas. Kasi baka ito ay may mga kung anong nakalagay, nakasama dyan doon sa pinanggalingan niya. Pero ngayon hindi. Pag sinabing may importasyon, antimano, parang wala pang 1 week, nasa palengke na. Uh-huh. At wala namang parang kumaga sa mga borders ay border police. Wala kang, kung dati ang NFA na mo-monitor niya ang palay. Mm-hmm. Sa sibuyas ba, sino ba ang focal persons dito para magpolis ng dapat ipolis? Ang importasyon kasi ay ibinigay yan sa ano ngayon, sa Bureau of Plant Industry. Sila ang ano, eh. Sila ang nagsasabi kung mag-i-import o hindi. Uh-oh. Sila yung nagbibigay ng importation permit. Okay. So, yun yung masakit na katotohanan na ang ipinababalansi nila doon sa presyo ng sibuyas ay yung imported. So, iyan po ang mga unang backgrounder ng sibuyas. Pero pumunta na tayo sa gusto pang marinig ng mga magsasaka. Ang mga buyers, paano natin napipili? Paano ba natin sila naiimbitahan? Paano ba nagkakaroon ng magandang relasyon sa mga taga-Occidental Mindoro? Kung minsan din, ito, ako, para maging fair and square tayo rito, hindi mo naman pwedeng alisin talaga yung buyer. Okay. No? Kasi yun yung pupunta sa iyo sa bukid. Mm-mm. At yun yung tatawa doon sa presyo na gusto mo. Mm-mm. Ang akin nga lamang doon, halimbawa na, huwag namang maging sakim pare-parehas. Mm-mm. Halimbawa na natin, kung kaming mga farmer ang pakiusap namin, sana bilhin naman ng huwag bababa sa 50 pesos Mm-mm. per kilo. Kaya nga dapat i-regulate, eh. Yung buyer o yung trader natin, magkano ba yung dapat ipatong lang? Mm. Diba? Patungan mo ito siguro kasi kaming farmer per lata kung magtanim. Ano? Kung halimbawa, 2-3 lata kasi yun lang ang kaya ng budget mo. Di, pag umani ito, syempre, bibilhin nila yon. Ang buyer naman, bumibili ito, bultuhan na. Mm. Ano? Maramihan na. Depende sa yung budget. E di ngayon, pagkatapos nito, ipapasa mo din yan, eh, no? Siyempre, may kukuha din dyan ng, sa yung halimbawa natin, mga nasa bodega ng Divisoria, ng mga palengke kung saan-saan sa iba't ibang lugar, Tacloban, halimbawa, Cagayan de Oro, dadalin mo doon. At meron ding mga, pag ibinodega mo doon, meron yung kukuha uli. Hmm. Pasa-pasa, hanggang sa makarating doon sa retailer. Wala bang nakakapag-dictate o nakakapag-impose sa mga buyer na ito ang dapat mong presyo, or at their mercy na lang, or sasabihin nilang because sa trend sa market doon kami nakabase? The truth of the matter is, sino ang naglalagay ng presyo, kasamang Ray? Wala, eh. Ayun nga yung sinasabi na sana regulated. Regulated. Kasi ang nangyayari dito, parang sinasabi nila, low of supply and demand. Yes. Alam naman natin na kapag sa isang monopolyadong sistema, kasi yun yung problema natin, eh, no? Dati-rate ang ano natin, ang ating iniilagan lamang ay yung mga katotohanan
napakadali ng ano, na yung mga katotohanan ba na marami talaga pag maraming ani, edi mababa yung presyo. Oo. Pero ngayon hindi eh, may mga artificial na eh. Aha. Gagawa sila ng isang eksena. Aha. At sasabihin kukunti yung ano natin, kukunti yung ating kukunti na yung ating harvest ngayon. So yun na yung magiging problema natin. Oo. Kukunti eka ngayon yung ano no, kukunti eka ngayon yung ani natin at medyo mahihirapan na yung ano natin, mahihirapan na yung o kakapusin na ano yung ating sibuyas. So anong gagawin natin ngayon? Di magi-import na naman. So yun yung malaking problema natin ngayon, kasamang road ano. Oo. Yun na nga eh. Pero ang mga buyers ba papasok at papasok pa rin or may hesitancy din sila na kasi alam mo minsan may mga threat din ano na huwag kang iikot daw na ang 30 lang ang 30 lang ang sisigaw mo eh paano sa ngayon 25 20 na at ang pinaka worst scenario kare na huwag naman mangyari yung wala nang bibili ng sibuyas at maulit-uling mabulukan tayo. I do not want to see that again ano kare healthy pa ba ang pagtingin ng mga buyers sa atin? Sa akin ano naman 'yon kasi hanap buhay din naman nila 'yan. Yes. Ano, gusto din nilang mabuhay. Uh-huh. Ang pinupunto ko lang ganito, kung ikaw halimbawa ay buyer ano, paano ka bibili ng mataas na presyo? Kung may pagbabanta palagi ng importation. Okay. Diba? Kahit sila biktima din. Oo. Yun nga yung ano eh, lagi ko sinasabi, tayong mga farmers, huwag nating awayin yung ating mga traders. Partner natin sila. Dapat ay magtulungan tayo, ano? Yung huwag tayong malugi. At sila may ganun din. Hmm. Kasi ang buhay natin ay magkaakibat eh, no? Hindi interconnection, yung interconnection natin dapat huwag mawala. Is meron bang mga pagkakataon na kunyari ang provincial government o local government nakilala o napaupo sa isang sitting ang tinatawag nating mga buyers para anyway, pasalamatan sila, no? At the same time, pakinggan sila. At the same time, pakiusapan din sila na at least win-win tayo. May chance po bang nagmi-meet para makilala natin ang mga masasabi rin natin, kakampi natin sa hanap buhay? Actually, merong ano tayo, you know, meron tayong binuo dito sa, may binuo sila, no, ang ating provincial government, yung Provincial Onion Commodity Council. Alright. Bumuo ng council. At ang alam ko, sa mga municipal meron din. Okay. May council din. Ang tanong lang ngayon, ganito, sabi ko nga bumubuo ng council kasama diyan yung ano eh, no, yung mga may-ari ng storage. Mm. Ano, kasama diyan yung ilang mga traders. Uh-huh. Ano, yung mga farmer leaders, nag-uusap-usap. Kaya lang doon sa pag-uusap na yon, sabi ko nga sana magkaroon dito ng isang, ang maging output sana nito ay magkaroon ng isang pangkalahatang kasunduan na kikilalanin ng national government na kapag nagkaroon ng kakapusan ano sa supply, saka lamang magkaroon ng importation. Mm-hmm. Ngayon, kaya nga dapat regulated eh, no? Uh-huh. Sabi ko nga, para magwala yung kaisipan ng hoarding. O sige. Halimbawa ako, umani ako ng ano ng 100 red bags. Mm-hmm. Pagdating ng yung kasi ano naman no, April, May, June, halos may stock pa ang ano niyan eh, may stock pa sa kabahayan niya. Kumbaga, yung mga nakahanger lang, yung onion hanger lang yung anuhan, yung kumbaga hindi ipinasok sa storage, marami rin yun eh. Mm. No, so yun yung hanggang July at hanggang June ang tingin ko ay okay lang. Okay. Ano ba ang nasa isip ng mga farmers natin ngayon? Magi-store sila? Magi-storage sila? Ihahanger nila ng mga 6 months? Magbebenta ba sila ng sila na o kakagat na lamang sa presyong ini-impose ng market? Ako personal, kasamang Rod, nagpa-reserve ulit kami ng storage. At tama yun. Mm-hmm. So kasi kung kukunin mo lamang ng 20 to 30, bakit pa kami nagtanim? Yeah. Ano? So muli, makikipagsugal na naman, ano? So kung sana wag maulit yung nakaraan na umabot sa sukdula na hindi namin naibenta ng maayos yung aming sibuyas. Yeah. Kaya nga sabi ko nga sana magkaroon kami ng kasunduan. Halimbawa, pagdating ng July, sige, 5% ng aking 100 red bag, ibebenta ko na. Diba? May kasunduan ng gobyerno. O, may ano tayo, sige, July, o di halimbawa, August, o sige,
5 or 10% ganyan hanggang sa maubos bago mag-end ng ano ng bago magdating ng ano ng December. At para sa mga traders, hindi rin nila mapanghawakan kung magkano ang presyo ng bawat buwan. Ayun na nga eh, sabi ko nga sa iyo kung may regulation sa regulatory body. Is it possible to suggest na pag July ganito ang presyo? Pag ganito, kasi naman maiintindihan naman nila na nagsusugal din ng traders sa storage na binabayaran nila. Pero like for example, around September 140. Mm-hmm. At ano ang pinakamataas na presyo ng sibuyas na walang tinatawag nating pag-take advantage? Pwede kaya iyon para ang traders din eh makasiguro din come what may. Bonus na lang kung merong meron kikitain, pero wag naman yung sukdo lang yung pinamili mo at pinambayad mo sa traders eh mawala sa isang iglap. Yun na nga eh. Yun na nga yung binabanggit natin ano kasamang Rodan. Oo. Imaginein mo yung noong magkaroon ng 720 na kilo ng sibuyas. That's December. Alam mo kung magkano binili sa amin yun? Uh-huh. 12 pesos. All right. 12. Oh. Imaginein mo 12 pesos to 720. Anong uring nilalang tayo doon sa ganun? Ibig sabihin, sana walang ganun. Mm. Ano? Yun nga, sinasabi nila, low of supply and demand. Eh. Kung ang pamahalaan natin, magkakaroon talaga ng regulation doon sa presyo, eh di sana hindi nagiging gamble yung pagtatanim natin. Okay. Mabilis ang tanong, dali na habol din natin ang oras. Ang mga storage ba na pinangako ng ating national government, meron na sa Occidental Mindoro? Actually, marami, kaya lang hindi pa yari yung iba. Okay, ano? Ginagawa pa rin. Ongoing. May mga pinangako din na yung mga grupo na magsasaka, bibigyan ng pondo, papautangin o bigay na para bilhin ang sibuyas ng mga miyembro nila. Ito ba in practice pa rin, Karel? Meron tayong merong pinatutupad na sagip sibuyas na nalunod din, ano, kasama rin namin nalugi. Okay. Recommended pa rin ho ba na ituloy ng government yung ganung klase ng support para siya ang bibili sa kanyang mga ka-member, Kare? Malaking tulong. Pero sana nga ang sa atin ay sana magkaroon ng isang parang regulatory body, na parang National Food Authority na mamamahala. Na kumbaga kung National Food Authority for Rice is this is a onion authority of the Philippines, whatever, kung ano yung ek-ek, no? Pero pangalawa, ang magsasaka ba magdidir na magbenta o ilagay sa kanyang kamay ang marketing na idala niya sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang sibuyas niya? Marami tayong mga kooperatiba na pwedeng magkaroon ng ng link, i-link lang, ano? Pwede naman. Ang nagiging problema lang kasi natin talaga, napakadaling pasabugin yung mga farmer, halimbawa na kamukha ko, lugihin mo lang yung isang, di na inuulit. Totoo. Oo. Yung kumpiyansa, yung tiwala. Mm. Halimbawa, nagdala ako halimbawa sa Tacloban. Uh-huh. Halimbawa, dala-dala ko yung aking hinarvest. Dahil gusto ko, kasi ang presyo dito sa atin, 30 pesos. Nabalitaan ko doon ang presyo, 50 o 60. Alright. Tapos pagdating doon, napakadaling bigyan ng ano yan. Papabahain nila ang palengke, gagawin din nilang 30 pesos. Okay. Ang insurance ba, bahag, paano ito biniview ng mga magsasaka? Yung tinatawag na sa crop natin, ayan ba ay something ini-embrace ng mga magsasaka o hindi? Wala ka naman magagawa kung di yakapin eh, kasi yun yung nangyayari. May mga nagpapa-insure? Libre ang crop insurance natin. Okay, libre. Libre. Ano ang coverage nun? Pati ba sa presyo, sa pagbulusok, cover niya? Ah, hindi. Ano lang yan? Sa mga kalamidad nature lang yan. Pero sa price, hindi? Hindi eh. Wala. Pwede bang isakop yun o hindi? Malabo siguro. suntok sa buwan. Ano? Malabo siguro. Malabo. No? Pero sana yung coverage comprehensive na kaya niyang sakupin hanggang ganun. Pero ang premium napakamahal din. Ano? Sa isang banda din ay alam mo ang sibuyas na ito ay talagang problema. And kasi kuminsan ang sabi daw yung iban yung nagtanim, yung kasama sa bukid, sila daw yung totoong nalulugi kasi pag nalugi ang boss, wala na silang makiklaim. Ano ba yung paliwanag dyan, Kare, na pag nalugi, mas lugi yung mga kapartner mong magsasaka na umaasa sa tinatawag na 50-50 scheme? Oo, kasi yun yung ano eh, yun yung kumbaga ay hand to mouth eh, di ba? Kumbaga isang kahig sang tuka yun. Oo. Kapag hindi sila nakakahig, wala silang tutukain. Oo. Ano? Pero siyempre, ikaw na yung kapitalista, babali yan eh, no? Ng kanilang pangkain. Hmm. At
ang pag hindi umani, pag nalugi, edi lugi din yung na nangapital. Isang mabilis ang tanong din. Ang sabi nila, hindi naman natin ginusto sa Naybaisihan nagkaroon ng harabas, no? Mm-hmm. Aywan ko kung yun ay totoo o hindi. Doon sa Bungabong, may mga nakikita sa Facebook na picture na nauod. We are sad sa kanilang naging kalagayan. Pero, in a positive note naman, kung hindi naging healthy sila, healthy tayo, ay tayo ang bibilhan at mai-enjoy natin ang presyo. Totoo ba yun? Sa akin kasi, bahagi ng pagsasaka talaga yung peste. Ano? Pag hindi na balanse yung ating kalikasan, ay talagang nangyayari. Yung pag-abuso natin, babalik at babalik. Pero ako, ang punto ko pa rin ganito. Sana lahat ng mga magsasaka ay hindi nagsusugal ano, doon sa kanilang pagtatanim. Sana maging konkreto ano, na kapag nagtanim ka at umani, meron kang kikitain. Laging ganon. Eh, umani ka nga, ba't nalugi ka? Ayaw mo nang umulit. Kahit yung anak ko palagi ko, hindi na magtatanim. Sabihin, nag-ihirap ang tatay ko dahil sa bukid. Hindi ako magbubukid kailanman. At pag wala nang magsasaka, paano natin kakain? Okay. So, sa panghuli, isa boses mo, Kare, anong nasa isip ng mga magsasaka ngayon? Lalong-lalo na yung magpapaani pa lang. Ano yung gustong marinig ng pamahalaan? Ano kayang iniisip ng mga magsasaka ngayon ng apital? Anong iniisip niya sa mga oras na ito? Ako ganito lang naman kasimple, ano? Sa ayaw at sa gusto natin, yung ating mga mamamayan, yung bansa natin ang magpapakain. Kaya ang alagaan natin itong mga farmer. Kapag dumating yung panahon, lumaki ang populasyon. Halimbawa, kumukuha tayo sa Vietnam. Ang Vietnam halimbawa, lalaki din ang populasyon. Hindi lumalaki ang lupa. Darating ang panahon, kahit na may pera ka, wala kang mabibili. Ang bubuhay sa'yo, yung lupa mo lang din talaga. At kung wala ang magsasaka, sino ang magbubungkal? Sino ang magpapakain sa sambayanan? Kaya alagaan natin pare-parehas. Tama ang ating pamahalaan ang dapat na tumatangkilik at nag-aalaga sa kanyang mamamayan. Pero sana alagaan natin ang patas. Ano? Sana makita natin na yung mga tao na talagang nagsasamantala. Ano? Masakit kasi na nalulugi kami pero hindi natin tikman ng end user yung kanilang ano, yung murang produkto. May pagkakataon pa ba, Kare, na sa mga period na ito, maisasalba natin ang mga farmers natin sa ikangay pagbagsak sa ikangay bangin ng ikangay worst na bangungot na ayaw nating mangyari? Meron pa kayang makakapit ang milagro, Kare? Nasa national government nga, yes. Yan eh. O, nasa kanila talaga yan. Ano? They should treat this as a crisis na ba? Or ano ang worst word mo para sabihin sa government na ang sa puso natin, pangamba, ay medyo nasa risk na ba? Nasa red color na ba yung ikangay pangamba ng magsasaka? Kasi nung sinasabing 30-25, wala pa ang peak. Aabot ba yan? Ayoko kasing pasakitin yung loob ng ating kababayan na too much ang ating thinking na sasabihin aabot ng 12 na naman o aabot na naman ng 10. Nasa panganib na ba tayo or may pag-asa pang aangat pa, Kare? Yun nga, yung pagtutuwangan ano, ng lahat, ng magsasaka, ng mamimili, at saka ng pamahalaan. Sana ay magtuwangan. Ano? Okay. Hindi dapat mag-iwanan. Dapat maging holistic yung approach para walang maiitsapwera, ano? Walang matatalo, wala namang makikinabang ng sapat. Ang akin lamang ang tanong, siyempre ako farmer, ano? Bakit kumikita ba kayo sa importasyon kaya laging meron? Oh, kung local wala, ganun ba 'yon? Oh, 'yun yung tanong na sana ay maging maayos tayo. At totoo naman 'yung kumikita sila. Major economy natin ito, no? Buhay natin ito. Pag malungkot ang magsasaka, malungkot ang lahat ng negosyo sa Mindoro. Sa tingin mo, ang pwede ba nating pagkapitan ngayon, i-take into consideration ito ng mga local government officials natin na talagang mas dalasan ng pag-uusap with you, stakeholders ng Onion? Yung kanilang mga ipinapangako, yung mga sinasabi, ito pa rin lang tama na. O, kaya lang, kung puro salita lang, tapos hindi mo naman gagawin, ba't pa tayo nag-uusap? No. Diba? Yung pinag-uusapan natin, sana yung isinasa papel natin, sana ay maging isang makatotohanan. Kung gusto, sabi ko nga, kami yung grupo namin, payag kami, pirmahan tayo. Kasunduan tayo.
at ipatupad natin ito. Yeah. I think the implementation is the thing na gustong panghawakan ng tao. At once, we have agreed to sit down together. We've listened to you've listened to us. But at the end of the line, nasaan yung pag-uusap natin? Nasaan ang ating ikangay garantiya na nangyayari yung pinag-usapan natin? Otherwise, wala na yung tiwala. Salamat ka, Ray, at ang panawagan mo uli, at siguro pampalakas loob sa mga magsasaka katulad mo na nalugi ka, at alam ko ang WBI mga 100 million ang lost, at marami, ano, nakita ko yan personal, masakit sa dibdib na araw-araw nagdadasal ang mga magsasaka, yung mga nagpautang araw-araw ding hinahabol ng ikangay ng utang sa kanila. Kung kailan magbabayad, hindi alam. Pero ang ikangay, sa bagay, maganda pa rin habang may buhay, may pag-asa. Kare, ang inyo pong magandang ikangay sasabihin sa ating tagapakinig. Sa mga kapwa ako magsasaka, no? Huwag tayong magsawa na magtanim. Mm-hmm. Kasi nandoon naman talaga yung ano natin. Yun yung ating tungkulin sa lipunan. Ano. May mga sitwasyong medyo masakit talaga sa loob. Pero sabi ko nga, kampay lang. Kampay. Ano? Kampay lang tayo. Ano? Huwag tayong magsawa. At kaya lang, siyempre, dapat nagsasalita din po tayo. Ano? Yung atin pong mga... Kami po sa All for One Federation ay gagawa ng isang manifesto. Okay. Ano? Para lang ako po ay chairperson din ng All for One Federation of Multipurpose Cooperatives. Ano? Isa sa tatlong federation ng mga kooperatiba sa Occidental Mindoro. At nais po namin gumawa ng isang manifesto na ibibigay din namin sa national government. Yung prayer namin tungkol po dito sa, unang-una, hindi lang sa Sibuyas, pati sa Kuryente, yung presyo ng Kuryente natin. Para naman makita at maramdaman ng ating national government na mayroong mga nasasaktan sa ibaba. Ano? Kasi kung hindi ka magsasalita, paano ka maririnig? Thank you so much. Karey, mabuhay ka at ang ating mga magsasaka ng Sibuyas. Maraming salamat kasamang Rod, at salamat sa iyong panahong ibinigay sa akin. Hanggang sa muli, at sana'y mapakinggan tayo sa ating mga pinag-usapan at may mapuntahan ang kanilang pakikinig. Kasangalan pa rin ni paring JQ sa control at ni Jong Largado, ang pinaka-CEO ng BFM. Ito po si Rod Agas. Maraming salamat, magandang umaga, bayan.